pinasok natin ang pagpupulis. Yung passion talaga natin, yung gusto natin magserbisyo. Kasi nung unang-unang pagpasok namin sa pagpupulis, talagang sumumpa talaga kami na kahit na pag lumabas kami ng bahay, ay yung kaliwang paa namin nasa hukay. So hindi pala ano yun, hindi pala yun parang sabi-sabi lang. Hindi. Alam nyo na? Alam namin yun. Ini-expect namin yun. Pati family members namin alam yun. Kaya nga natatakot sila para sa amin. Mas natatakot ang family members kaysa kayo. Yes. Sila ang nag-worry. Kaya nga nung panay-panay ang operasyon namin dito, makita mo na lang kung anong worries ng magulang ko, ng asawa ko, ng pamilya ko. Abot-abot ang dasal, no? Abot-abot ang dasal. Kung sila natatakot na gano'n, imposible kayo, wala kayong takot. Ay, siyempre, sinong hindi matatakot? Inumpisa natin dito kasi yes, sir. Yung una natin sir na ano sir yung pagbaba po ninyo sir yun yung first time diretso natin sir kasi nung pakita sa akin yung surveillance video di ba yes sir yung mga parang ano na rin ano parang palengke lang yes sir oh so, sir nasa tabi lang sir ng railings pag pumasok ka sir siguro merong iba pinanganak na matapang pero yung katapangan eh ang tanong takot ka ba mamatay o hindi. So, nandun pa rin yung takot. Nandun pa rin ang takot natin mamatay. Kahit na nga kung minsan, sinasabi natin, ang buhay natin ay bigay ng Diyos. At siya lang ang pwedeng kumuha niyan. Pero pagdating sa araw-araw na buhay mo, takot ka pa rin mamatay. Di ba? Pinagkakatiwala mo lang sa Kanya na sasabihin mo, kung talagang gusto mo na mawala na ako sa mundo, nasa sayo ang pasya. Kaya sa mga police operations natin, nandun pa rin ang takot ko, pulis. Kaya nga dapat magsisiguro tayo sa lahat ng mga operations natin. Makikita naman natin yung danger eh. Yung danger ng pupuntahan natin. Ina-assess pa rin natin yun. Paano natin ma-minimize yung chance na mamatay tayo? Sabi nga, laging sinasabi sa atin, don't give yourself a chance to die. Huwag kang matuto sa iyong kamalian. Learn from the mistake of others. Namimiss ba? Ano namimiss mo dito? Namimiss ko yung... Kaya ba natin pasukin to? Yes, sir. Parang... Madali ho yan. Parang... Di ba? Parang... Ngayon naka-uniforme ka ng ganito, malinis ka tignan. Pero na pumapasok ka dito, sinusuyo nyo to, nang linisin mo to. Anong unang pumasok sa isipan mo? Nang... Do not leave any stone unturned. So kung 100 tao yan, hanapin mo yung isa na yan na pwede makapagbigay sa'yo ng information. So pag nakuha mo yan, bingo! Parang nakamina ng ginto. Sa isa sa napakarami. Yan ang nagbibigay ng pag-asa sa inyo sa operation? Yes, of course. Lagi namin iniisip, parang sa lahat ng organization, karamihan dyan maayos. Merong isa na hindi, dalawa na hindi. Dito naman, sa isang community na ganito, yung iba kasi natatakot lang. Yung iba, maraming gumagamit. Yung iba, hindi sila makapag-bigay ng information kasi natatakot sila sa sindikato. Pero meron at meron, i-assure mo lang sa kanya na hindi nila malalaman na ikaw yan. Di ba? Na sikreto yung pagbigay ng information nilang. Secured na sila doon. Ito yung area na unang-una naming pinasok sa anti-illegal drugs operations namin. Alam mo kung bakit nangyari yon? Kasi meron mga, ano natin, mga kaibigan, mga community, mga partners natin sa community, nag-report sa amin. Nakuha na namin ito ng video. Na, alam mo ba yung estado nito? Yung shanties. Ginagawang shabuchangge, drug din. Ito, dati itong shanty ito. Ah, pero dati, yan ang mga pugad. Yes, sir. Yan, yung mga ganyan-ganyan. It's a defining moment for me. Bakit? Dito nag-umpisa yung magising din ako.
sa katotohanan. I had been chief of police in two cities. Nag-operate din ako against drugs. But not as extensive as this. Kasi nga, nung makita ko yung video pinakita sa akin ng clip, noon, bybast ka. Gagamit sila sa mga bahay-bahay. Sila-sila lang. Sila-sila lang. Pero nung pinakita sa akin na parang palengke na siya, parang turo-turo, na open-open, may nakatayo lang dyan sa labas, tapos, dito ka. Ano na tayo, di ba? Ano na tayo nung nangyari sa atin? Parang wala na. Parang papunta na tayo doon sa ikalulugmok ng ating mga buhay, di ba? Parang wala na eh. So, parang maiiyak pa nga ako nung makita ko, sabi ko, grabe na to. Kasi, tayo, gusto natin yung family namin, natin nakakapaglakad, na safe. So, nag-worry ako, sabi ko, may pamilya rin ako. Paano kung yung anak ko napunta dyan sa lugar na yan? Diba? Paano yung pamilya mo, yung relatives mo, yung friends mo napunta dyan? So, hindi maganda. So, sabi ko, hindi, kailangan anuhin natin to, isolve natin itong problema ito. So ito dati, may bahay yan dyan. So, isang mga drug den din yan, mga shambuchangge din yan. So, pagpasok nila, mayroong maglalaro, yung iba papasok doon. So, ayun ang style, parang cover nga. So, lalaro. So, front lang yung bilyaran. Though, syempre, bilyaran pa rin yan, lalaro-laro. Parang ganun lang style nila eh. May maglalaro, may gagamit. Tapos, palit, gagamit. Ganun lang sila. So, parang, ano, front nila yung, naging front nga talaga nila yung bilyaran. So, dito sila. Okay, secured sila rito eh. Pagpasok mo, mag-imbestiga ka man, wala kang malalaman. Kasi, naglalaro lang eh. Pero yung pala, doon pala sa bahay dito. Meron na palang, ano, drug din na pala. So, pasok lang. Hindi, maganda sila magtago. Na-sustain ba yung ginawa ko? Kasi useless eh. Ni-raid ko ng isang beses, ni-raid ko ng dalawang beses, dinismantle ko, tapos nung wala na ako, nandiyan na naman uli. Anong silbi nung accomplishment ko? Diba? Nandun siya uli eh. So, nung pagdating, mabrief nga ako, sir, wala na. Kagayon nga, tingnan mo. May nakalagay na, ayaw na nila. Bawal ang tulak. Ibig sabihin, pati yung tao, ayaw na nila nung sitwasyon dati. Diba? Samantalang noon, wala ito. Lalaro, yung isa papasok, magdadrugs. Lalabas, lalaro, yung isa ba naman papasok, magdadrugs. So, ibig sabihin, wala ito mga ito dati. Ngayon, tingnan mo, di ba? Yung community ayaw na. So, napakasarap pakiramdam na pagbalik mo, yung ginawa mo ay ipinagpatuloy. Na wala talaga yung problema. Pwedeng hindi totally, pero dito sa lugar na ito, most probably, hindi na nila ginagawa. Sila na mismo nagsulat niyan. Yung mga tao na rito? Tao na mismo. Usually, ang ilalagay lang, bawal umihi eh, di ba? Ngayon, bawal na ang tulak. Officer na napakasimple. Walang ere, pwede mong lapitan, pwede mong kausapin, yung wala, hindi mo na kinakailangan ng appointment. Yun lang siya. Ganun siya kasimple. Talaga meron palang ganun kasi usually mahirap kasing mag-ano sa mga ganyan yung mga children in conflict with the law. Bihira yung parang nagsusupport, no? So, na-impress ako dahil, ano, kahit mataas yung posisyon niya, ay nakuha pa rin niyang, ano, tulungan yung mga ganitong klase ng mga kliyente natin. So, I praise him and I appreciate na nadala siya dito sa Bahay Pag-asa.
Sir, Paco talaga, nakita ko sa kanya yung sobrang magmahal naman siya sa pamilya niya. Kaya hindi lang sa pamilya niya, in-extend niya to sa mga taong talaga nangangailangan. So isa na po dito yung bahay pag-asa. Itong bahay pag-asa, parang bahay na namin to. Natural na kasing mabait siya eh. Kumbaga, kilala ko siya mula ng grade 1 kami. Strong faith in God. Talagang yung prayers and then yung tiwala namin kay God na hindi siya pababayaan. Bibigyan siya ng protection ni Ina kasi Bicolano kami. Deboto kami ng Our Lady of Peña Francia. Alam namin na si Ina hindi kami pababayaan. And then pati rin ang mga anak namin. Talagang I asked them to pray for Daddy. That is safety. Kasi alam naman nila kung ano ang trabaho ng isang polis. And then we see to it na kahit na saan siya madistino, talagang dinadala ko yung mga bata. Weekend, kahit na meron silang mga exam, kahit na may mga assignment sila, pagdating ng Friday, hakot ko sila. Drive kami kahit saan man siya madistino, pupunta kami ng weekend. We share kung anong, kung gaano man sabihin natin kalalim ang aming paniniwala sa Diyos. Gusto namin yung i-share sa lahat. Once you're with us, you're also receiving the blessings that God will give us, di ba? So the more na we do it together, the better. And then, we are pleasing God. Wala akong matulog. Nagpapasalamat na. Sa whole day, na naging safe ka, nagampanan mo yung mga tungkulin para sa community, para sa family, safe ang family. And then, you ask again. First is thank God kung ano yung mga blessings niya. And then, pray na ibigay niya ulit sa iyo kung ano mga blessings na binibigay niya sa iyo. Ganun lang. Thank Him. Pray na ibigay niya ulit yun. Ito ang epitome ng an officer and a gentleman. Hindi dahil asawa mo siya, di ba? At saka hindi dahil kilala mo pa siya nung grade 1 pa lang. Pero pwede mong sabihin, siya ang living testimony. Yes. That you can be an officer, a gentleman at the same time. Ito yun. So, sana maging example sa lahat na ang pulis pwedeng maging kagaya niya. Na nagtatrabaho, nire-release ang buhay at the same time with a very strong faith in God. May iron hand pero merong strong. Yes. How do you stay honest in a in environment na ang tingin ng mga tao is full of corruption? How do you actually stay honest? Gusto mo mong maging proud ang family mo sa iyo. Gusto mo rin maging proud ka sa sarili mo. At gusto mong sinusundan ang gusto niya. Ang gusto mong maalala nila tungkol sa'yo? Ano ang nagawa ko sa PNP? May nagawa ba ako? Gusto ko yun ang maalala nila sa akin. May nagawa ba ako? Ay, simpleng tao lang naman ako. Nagtrabaho lang naman ako. Pero along the way, pag nag-retire na tayo, ang sasabihin nila, ay, si Pax, naku, talagang masipag yan. Maasahan mo yan. Pwede mong papagtrabahuin yan. At saka kung anong papagtrabahuin yan, gagawin niya talaga yan. Diba? Napakasarap isipin. Ay, gagayahin ko si Sir. Dapat masundan ko yung yapak niya. Dapat ganito rin ako sa kanya. Yung nasa taas naman, nakatingin naman sa'yo na, ay, magaling yan. Gayahin niyo siya. Diba? Ehemplo ka.